Vision ya mo. Okay, so ito, pagdating natin, marami yung ano eh. Eh, siyempre. Oh, mahaba yung ano niya. Kaya niya na-afford yung mag-ito kasi siya isa sa malaking entrepreneur. Yes, entrepreneur. Okay. Philanthropist. Hmm. Wife of, ano, five. A wife and a mother of five. Ano ba yan? Lima asawa. Siniraan mo, no? siya kakampi natin, eh. Oh, ano pa? Oh, ano? Kilala bilang inay, Mary Ann. Ah, yes. Nice to meet you, madam. Tapos marami siyang charity work sa, na ginagawa. Yes, sa social media, sa sikat na pala to, eh. Kaya lang ngayon, meron siya isang malaking pasabog. Yes! Kaya nga, sabog na sabog talaga yun mamaya. Okay, so tawagin natin ang woman of the hour, si Miss Mary Ann Faustino Victory. Yes! Music. Mas. Dito siguro, ipasok. Ayan, ipasok. Magandang magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo pong pagpunta dito sa aking munting pagtitipon na may kalakip na pasabog. Yes! Yes, malakpakan mo na kasi mamaya. Oh, sige, pag walang pumalakpak, walang kakain ulit. Ay, pasobre na lang, madam. Pasobre. So, yun. So, anong ano natin, madam? Yung bakit tayo andito, ano talaga pinaka-ano natin? Yes, kasi ako ay nasiraan sa SOCMED ng isang Norman Mangusing aka Francis Leo Marcos na nagpapanggap na pandemic hero. Wow! Okay? Kwento ko na ba? Yeah. Ah. Ako okay. Na madam, tapos kwento. Okay, okay. So, magkwento ka madam. Okay. To make this story short, kami ni Norman Mangusing, hindi ko na siya matawag na Francis kasi walang katotohanan naman ang pagiging Marcos niya. So, kami dalawa ni Norman Mangusing ay nagkakilala through Mayaman Challenge. Hinaman niya ako ng Mayaman Challenge. And then, syempre, mayabang si inay kumagat sa Mayaman Challenge. So, nag-meet kami May 3, 2020 sa Legrand last year, yes, last year. At since noon ay dahil sa gusto ko yung konting pera na meron kami pagbinigay sa kanya, sinabi nga niya taksa-taksang bigas ang ipapalit niya. So it means since May ay nagbibigay na ako sa kanya as hiram. Hiniram niya. Nanghihiram siya sa akin. I have all documents na magpapatunay sa aking aligasyon na ito. So, May 19, nakulong siya sa NBI, inaresto siya ng NBI, at nagpatuloy pa rin yung pagbibigay ko sa kanya kasi tinuring ko na siyang kapatid sa ikilinang panahon. Dahil ang tinignan ko, tulad ng tinignan ng mga taong na uuto niya ngayon, ang pagtulong. Umalis ako, doon na tayo sa umalis ako ha. Umalis ako ng December 9, 2020 kasi alam kong nagkakalokohan na. Ayoko nang malabas ang panampera. Ang sinabi ko lang sa kanya, ay ng husband ko, nung nagpaalam kasi hindi na ako sumama dahil lalambot ako eh. Ang sinabi lang ng husband ko sa kanya, baka sa April ay pwedeng mahulugan mo kami kahit konti kasi magbe-birthday ang anak ko. December, January, February, March, sa buwanang singilan, siniraan niya ako sa SOCMED sa pamamagitan na sinabi nila ng sekretary niya na si John Chutan na ako ang nambudol kay Francis Leo Marcos. They called me Laulaw. They called me Madungis. Even my children. Yung tatlong minor. Sinabihan nila. Napakasakit nitong araw na to kasi hindi ko alam na darating kami sa puntong ganito eh. Nagtiwala lang naman ako sa isang tao na ang tinignan ko at akala ko totoo ang pamimigay niya. Ginawa ko itong presko na to kasi ganito, darating ang panahon at araw
ko ang mga anak kong mag-sokmet at makikita nila ang paninira sa nanay nila. At least may ginawa ko para maipagtanggol ko ang pangalang ipamamana ko sa mga anak ko. Ang ibinato nila sa akin ay yung check-in ni release ni FLM noong unang magsahod ng YouTube niya. And yes, talagang nakakuha ko ng cheque bilang kanyang gulog sa utang niya sa akin. Pero that is not enough. They just not stole my money, but they stole my dignity. Nakaisa-isang ipamamana ko sa mga anak ko. Marami pa pong biktima ang willing lumabas na ginawa ng same pattern ni Mangusin katulad ng ginawa sa akin. Tumulong siya pero naninira siya ng buhay. Gusto ko mapalawin ang imbestigasyon kung sino nga ba talaga si Norman Mangusin. Gusto ko mapalawig at tumagkas pa ang imbestigasyon kung kanino ba talaga galing ang babiga sa kanyang pinahibigay. Siya nga ba ang totoong pandemic hero? Tinuruan niya akong maging matapang. Now, kahit nakakulong na siya, patuloy pa rin siya ng bibiktima. Because of FFCI. FFCI na hindi pa rehistrado sa SEC pero namumulekta na sa mga OFW. At may mga OFW na rin ang nagre-reklamo. Same pattern. Nung nagpaalam kami, sinestor sa kanya, ay pinag-o-open niya ng ATM at ibibigay sa kanya. Same pattern sa mga OFW na pinag-o-open niya rin ng ATM pero walang kumagat. Ang ginawa, donation. Yung ba po ang tunay na mayaman? Di ba ang sabi niya, hindi mauubos ang pera ko, ako na kayo, buo pa ang pera ko. At hindi ako hihingi ng anumang donasyon, pero believe me, 8 million po ang kanilang nakolekta sa mga OFW hanggang ngayon ay hindi pagising. 8 million but 450 sacks of rice. At merong mag-witness mismo sa akin. Kaya malakas ang loob ko eh. Kasi may ebidensya po ako. Pero yung sinasabi nila na 12M na binudol ko, ni isang ebidensya wala sila. Saan kayo nakakita? 12M ang binudol ko, friend ko pa rin siya sa FB. Kailan ko na siya binila? Nung binibenga na nila ako. 12M ang binudol ko, sinasabi nila, pero active na active ako sa SOCMED. Nagbablog pa ako. Nagpo-post pa ako ng mga property ko na inaangkin niya.